Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo dito, welcome na welcome din po kayo. And thank you po sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan po natin ngayon ang mga messages for Gemini. We have for October 7 po ito ha. So we have the Goddess of Dreams. Ayan. So Gemini, maaring meron kayong mga ano, maaring meron kayong mga intuitive messages na nare-receive. Maaring meron kayong mga visions dito, no? And that is guidance, no? Maaring gabay yan na pinapahatid sa inyo ng Divine Universe and the rest of your spirit team. Maari din na you need guidance ngayon as you navigate your situation sa buhay ninyo, kung ano man ang pinagdadaanan ninyo ngayon, or maaari din na ginagabayan kayo ngayon because that is what you are asking for. Maaring nagdadasal kayo, nagabayan kayo, bigyan kayo ng clarity and enlightenment siguro, no? Kaya pinapadalhan kayo ng mga messages, guidance through your intuition and through your dreams, no? So maaring may mga ganong ganap. Kaya pay attention to your dreams as well, Gemini, lalong-lalo na doon sa mga elements na pick up ninyo from your dreams. Pag-gising ninyo, naalala nyo pa ang mga yon, write them down, no? Write them down on paper and i-research ninyo yan sa Google. Ang dami-dami ng resources online na makakasagot dyan sa inyong mga tanong, no? Makaka-explain ang mga ibig sabihin ng mga elements sa inyong panaginip, okay? So we also have journey guide, Gemini, travel, may travel plans ang iba sa inyo dito. This is an international travel, malayo-layo ang biyaheng ito. So maybe this is related to pasyal, no? Maaring may pasyal kayo, maaring you're going to visit your family, no? Maari din na this is travel related sa migration, maaring magma-migrate na kayo sa ibang bansa, doon na kayo titira. Maari din na ang trabahong ang travel nito is related to overseas job opportunity, no? Maaring magtatrabaho kayo sa ibang bansa kaya kayo magta-travel abroad. Maari din talaga na maglilipat na kayo ng place of residence at ang napili ninyo dito ay talagang sa ibang bansa na kayo titira, no? Gemini, and whatever the case may be, Gemini, ano man ang rason ng pagbabiyaheng ito, this is inviting you to call in the assistance and the help of your journey guide. Sa gayon, you know, matulungan kayo ng inyong journey guide na maging safe ang pagbabiyahe ninyo, maging maayos, maging smooth ang paghahanap ninyo ng mga kakailanganin ninyo sa pagta-travel ninyo, pag-aasikaso ng mga papeles, or paghahanap ng matitirahan ninyo doon, sa pupuntahan ninyo, pagbubuk ninyo ng mga tickets, anything na related sa inyong pagbabiyahe, no? Matutulungan kayo ng inyong journey guide to make it smooth, no? Yung pag-aasikaso ninyo dyan. So, we also have Archangel Raziel, wisdom, inspiration, Akashic Records. So, maari talaga, no? Gemini, na marami kayong nare-receive dito na downloads, no? Yun ang aking nakikita dito. Ginagabayan talaga kayo, no? Maaring dahil dyan yan sa dyan sa mga plans ninyo na pagta-travel, paglilipat ng tirahan, yung paninirahan ninyo abroad. You know, you need guidance dito. You need your spirit team dito to guide you, protect you, and guard you. Kaya maraming downloads ang pinapadala sa inyo dito, Gemini, para tulungan kayo, no? Dito sa mga gagawin ninyo sa buhay. So, what else? We have teacher, learning, and there's a new path. No, natatahakin din ang iba sa inyo dito. So definitely, no, magbabagong buhay kayo dito. Sa pupuntahan ninyo, that is a new path na nagagawin ninyo. Maybe ang iba sa inyo dito also is very curious about something. No, maaring bagong path ng career path ang tatahakin ng iba sa inyo dito. Maybe you are interested
in embracing a new career path dito. Kaya you need to learn something, you want to equip yourself para pag tinuloy ninyo ang balak ninyong mag-career change kayo, nakahanda na kayo. Kaya maaring yun ang pinag-aaralan ninyo sa ngayon. Maaring nag-schooling uli kayo, maaring you're doing your own research din, nag-aaral kayo, nag-expand kayo ng knowledge. Nang sa gayon, may knowledge na kayo doon sa linya na talagang gusto ninyong simulan, no? Gusto ninyong i-embrace, no? Yung ganon. So, good luck, Gemini. We have relaxation na yan. Sa kabisihan ninyo ngayon, Gemini, marami kayong ginagawa. Nag-aaral kayo, nag-research kayo, nag-aasikaso ang iba sa inyo dito sa pagbabiyahin ninyo, sa paghahanap ng lugar kung saan kayo mag-a-apply, maaring gano'n, no? At the end of the day, napapagod din kayo, Gemini. Kaya this is a must. Ang mag-relax kayo, balutin ninyo ang sarili ninyo in serenity, magpakalma, maging soothing lang ang paligid, ang pakiramdam ninyo. It's a must for you. Kailangan ninyo ito ng sa gayon. Lagi lang kayong nasa sentro. Lagi lang kayong makakapag-concentrate at makakapag-focus, no? At lagi lang kayong nasa tamang direksyon. Kung kayo ay relaxed, kung kayo ay masaya, kung kayo ay nakakapagpahinga on top of your health, yung mga gayon. Kaya napakahalagang mag-chill naman kayo, mag-relax naman kayo, okay? So good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo dito, welcome na welcome din po kayo. And thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it, and God bless you all. Tignan po natin ngayon ang mga messages ninyo for October 7. Libra, Prophets and Ancient Seers. You are so blessed, you know, Libra, kasi yung mga prophets na yan and ancient seers, no, are very close ngayon. Parang nandyan lang sila sa paligid ninyo, nandyan lang sila sa tabi ninyo because they want to help you. No, they want to help you, they want to guide you. Maaring naghihingi din kayo talaga ng tulong din for guidance, and maaring sila ang nandyan. Maaring sila ang pinapadala ngayon sa tabi ninyo, nang sa gayon sila yung makatulong sa inyo. Sila yung gagabay sa inyo sa ngayon. Maari din na may mga decision making kayong gagawin, mahahalagang decision making, and maaring sila yung mas nakakaalam kung ano ang dapat ninyong gawin para dyan sa decision ninyo na yan, no? So, maaring sila yung merong malaking influence para sa inyo na magagawa para maging maayos, maganda ang magiging decision ninyo, no? So, maaring ganun din ang sitwasyon. Face entanglement, no? Maaring marami din kayo sa paligid ninyo ng mga marisol, marites. Maaring mga ganun, parites. Ayun, so, huwag kayong Libra, no? Huwag kayong padadala sa mga impormasyon na binibigay ng mga tao sa paligid ninyo, lalong-lalo na ang mga negative thinking people, yung mga low vibration people tulad ng mga taong ito na baka chismis lang yan, baka nag-feed sa inyo ng misinformation, ng mga impormasyon na unreliable, yung mga ganon, ano? Use your own judgment and discernment dito, Libra. Alam mo naman kung sino yung mga mapagkakatiwalaan at hindi mapagkakatiwalaan ng mga tao sa paligid ninyo. You know them, no? Kaya it's all up to you kung paano ninyo ihahandle ang mga impormasyon na ibibigay nila sa inyo. Okay? You know already. You know those people. Kung sino yung trustworthy at sino yung hindi. No? So what else? We have animal totems. Ayan, animal energy and powers. Ayan, napakaganda. Alam mo, Libra, maari talaga na ano talaga kayo. Yung ginagabayan talaga kayo ngayon ng iyong spirit team, no? Pinapadalhan kayo ng prophets and ancient seers dito para matulungan kayo, magabayan kayo, and also they are sending you messages through animals, no? Maaring
pansinin ninyo, no? Pansinin ninyo kung meron kayong nakikita na mga animals na lagi at laging nandyan, no? Lagi at laging sumusulpot sa harapan ninyo, sa paligid ninyo, or kahit sa mga manunood kayo sa cellphone, manunood kayo sa TV, laging nandyan siya. Laging siya yung animal na nakikita ninyo, no? They are that specific animal is always showing up. Kahit ano man ang tignan ninyo, kahit saan man kayo tumingin, ano? Tignan ninyo, because that could be your animal totem. Kasi once na napansin na ninyo na, oh, bakit nga? Bakit lagi siyang nakikita ko? Bakit itong klaseng butterfly na ito lagi kong nakikita? Kahit sa mga pictures, kahit sa mga libro, kahit sa TV, you know? That could be your animal totem. And you will know na animal totem mo siya, because that is going to speak to you. Lagi kang may mararamdaman at may isip mo, no, na meron siyang importanteng mensahe para sa iyo, no? So yun. Kaya maring nag-show up ngayon lagi sa inyong animal totem, Libra. Kaya take note of that, and pag na-figure out na ninyo that specific animal is your totem, then make sure that ano ninyo, i-google ninyo yan kung ano ang symbolism ng specific animal na yan bilang yung animal totem ninyo, because there is an important guidance na kailangan ninyong malaman, no? Na makakatulong din sa inyo, makakagabay din sa inyo sa inyong sitwasyon sa ngayon, okay? So what else? We have elementals, ayan, nature spirits, the four elements. Ayan. So, talagang even those elementals are sending you messages, are sending you guidance dito sa inyong sitwasyon, Libra. So, divinely guided talaga kayo, no? The divine universe is using everything. Everything na magagamit niya para gabayan ka, para bigyan ka dito ng signs, ng symbols, ng intuitive messages, everything ginagawa niya, ginagamit niya, no? Para lang na magabayan ka sa tamang daan. So parang this is also a reminder for you, Libra, no? Na there are four elements, the water, the earth, and the air, and fire energies, no? Yun ang four elements na mahihingian ninyo or mapaghuhugutan ninyo ng energy, mapaghuhugutan ninyo ng lakas, no? Kung ano man ang inyong kailangan sa ngayon. Tulad ng ano, ng earth energy, no? If you want to ground yourself, if you want to stabilize yourself, you know, ang hihingiin ninyong tulong dito is from earth energy para magawa ninyo yun. Water element also brings healing, no? That is very therapeutic. Yung marinig nyo lang yung lagaslas ng tubig, yung alo ng tubig sa dagat or sa beach or kung saan pa man, no, na may body of water, you know, mapakinggan nyo lang yun. That is very healing, diba? It's very therapeutic. So yung mga ganun ba, kaya kung ano man ang kailangan ninyo sa ngayon, kung what you feel is makakatulong sa inyong sitwasyon, mapagaan ang inyong pakiramdam, mapaluwag ang inyong pag-iisip, ang inyong pakiramdam, you know, you can tap into these four elements, no? Yung nature spirits are very powerful. When you expose yourself to nature spirits, talaga namang nakakagaang ng pakiramdam. Yung parang it's parang kini-cleanse din niya ang mga negativity sa energy field natin, sa katawan natin, kasi very relaxing, very therapeutic, you know, yung mga chirp 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 ng mga ibon. Pag naririnig ko yan, talagang natutuwa ako, nasisiyahan ako, and maybe ganun din ang pakaramdam ng iba sa inyo dyan, diba? Kaya it's very healing, no? If you need to tap into those four elements, then do it, no? Libra, do it, kasi ang laking tulong din talaga sa atin nun. So what else? Balance. Ayan. So balance is what you need right now. You need to bring the equilibrium back in your life, Libra. And malaking tulong, no? When you tap into these four elements, no? Malaking tulong na ibalik mo ang balance sa sarili mo. Kasi these are very relaxing. These are very healing, very therapeutic, at talaga namang mabuboost ang lakas ng katawan ninyo, yung mga ganon, ano? Kasi ano din siya?
you can tap into these four elements then when you are purifying and detoxifying yourself. Napakalaking tulong yan sa pagki-cleanse ng energy natin. And with that, you know, pag naibalik ninyo yung balance sa sarili ninyo, you will be on top of your health, you will be on top of your game. Kasi lalong-lalo na sa nakakaluwag ng pakiramdam, no? Nakakaluwag ng pag-iisip natin, you know? And also, take care of yourself, no? Take care of yourself. Alagaan ninyo yung sarili ninyo. You may need to ano dito, to rest, to relax. You may also need to meditate, mag-prayer mode kayo, mag-retreat kayo, mag-reflection mode kayo, Libra. No, yun ang mga importanteng kailangan ninyong gawin, no? Yung inner work. Kailangan ninyong gawin yan ang mabalanse ninyo ang buhay sa ngayon, no? Libra, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome na welcome din po kayo. And thank you po sa inyong support. I truly appreciate it. And God bless you all. Tingnan po natin ngayon ang mga messages ninyo for October 7. Aquarius, we have kinship. Ayan, so napakagandang ano to, message ito sa inyo kasi sinasabi dito na you have the feeling of ano, belongingness, no? So kahit saan man kayo mapunta, kahit anong grupo man ang masamahan ninyo, no? Grupo ng madidevelop din yung mga pagkakaibigan with other people, sa trabaho man yan, you know, sa mga kapitbahay ninyo, organizations na sasalihan ninyo, saan man kayo mapabilang na grupo, no? There is a sense of belonging na nararamdaman kayo. Ramdam ninyo na welcome kayo, ramdam kayo na parang tinuturing kayong pamilya, no, ng grupo na sinasamahan ninyo. Maari din ang iba sa inyo dito as well is joining a group, no, maaring ganon din ang sitwasyon ng iba. So what else? We have journey guide. Ayan. So travel, no? May biyahe dito si Aquarius, maaring may travel plans kayo or maaari talaga na ito ay ano na, palipad na kayo, papunta na kayo sa kung saan man ang destination ninyo dito, no? This could be an international travel, no? Maaring you are going to travel across the globe. Maari din ang iba, ganun ang sitwasyon. Maaring related ito sa business, no? Kaya magta-travel kayo sa iba't ibang bansa. Or maari din na tour ito, no? Maaring magpapasyal kayo dito sa iba't ibang bansa. Maari din ganun ang sitwasyon. For others of you, maaring this is migration, maaring magma-migrate na kayo sa ibang bansa, change of place of residence ito, maari din ang iba sa inyo is going to travel abroad dahil doon na kayo magtatrabaho. So maaring ganun din ang sitwasyon. But whatever the case may be, Aquarius, dito sa pagta-travel ninyo na ito, this is inviting you, no, to call in the assistance and help of your journey guide ng sagayon, no? Matulungan kayo na maging magaan, maging maganda, maging smooth ang inyong pagbabiyahe, no? And not only that, no, let's say for example, maghahanap pa lang kayo ng titirahan, maghahanap pa lang kayo ng hotel, maghahanap pa lang kayo ng, magbubuk pa lang kayo ng ticket, yung mga ganon. So, with the help of your journey guide, if you are going to invoke them, you know, natulungan kayo, matutulungan talaga kayong maghanap ng magagandang lugar, magagandang hotel, magagandang tirahan, yung magiging safe, maayos, yung mga ganon. And even seats, no, sa plane, no, mahahanapan, matutulungan kayo makahanap ng magandang pwesto talaga, no? So, yan ang invitation sa inyo dyan. We have confusion. Ang iba sa inyo dito, merong kalituhan. You are in this a situation na fork in the road. Hindi ninyo alam ngayon, no? Kung saan kayo pupunta. Maaring, are you going to take the left or are you going to take the right? No, hindi ninyo ngayon mawari kung ano yung best
option para sa'yo. So, may mga confusion na nagaganap dito, lalo-lalo na in terms of decision making. Maaring related yan dito sa journey ninyo, sa travel na gagawin ninyo. Maaring ngayon ay nasa stage pa lang ang iba siguro sa inyo na namimili pa lang kayo ng lugar na gusto ninyong lilipatan or country kung saan kayo magma-migrate or country na pipiliin ninyo para doon kayo magtrabaho. So, maaring nandun pa lang ang ibang Aquarius dito and maybe you are confused, no? Maaring ganun ang sitwasyon kung alin yung mas pipiliin ninyo. So, what else? We have ancestors, ayan, historical connections and purposes. Ang napipick up ko dito, Aquarius, maybe. Some of you dito, Aquarius is calling on your ancestors. Maaring you are invoking your ancestors ngayon to help you, no? Maaring may mga pangangailangan kayo dito for gabay, no? May mga clarity siguro kayo or enlightenment na alam ninyong sila yung makakatulong sa inyo. Kaya you are invoking them, no? So, yun ang ganap ng iba sa inyo dito. What else? We have up from the depths. Releasing difficulty. Yan. So, parang ano, yung difficult situation ninyo na pinagdadaanan sa ngayon, parang masusolusyonan nyo na yan. Mahahanapan nyo na yan ng way out. Kumbaga, kung ano man yung difficult situation na pinagdadaanan ninyo sa ngayon, it's coming to an end, no? Dito kasi you are about to release na, no? I-release na ninyo kung ano man ang paghihirap na to. Ibig sabihin nito, nakahanap na kayo ng solusyon. Nakahanap na kayo ng opportunity dito para makaalis na kayo sa difficult and problematic or chaotic situation na to. Kumbaga, nahanap na ninyo dito yung light at the end of the tunnel and you are rising above your situation na. You are rising above from these difficulties na, no? So, that is really beautiful kasi parang mabubunutan na kayo dito ng tinik, no? Mawawala na yung confusion ninyo, mawawala na yung mga problema ninyo, no? Dahil malinaw na ngayon ang inyong path, no? Patungo doon sa liwanag, patungo doon sa mas happier situation sa buhay ninyo. So, good luck to that Aquarius and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.